Okay mga ka-team, Team Danos si Auto Repair Shop. Alam naman natin na ang ating busina ng ating Nissan Almera, yan, papansin nyo, Nissan Almera, is napakahina. Ngayon, bumili tayo ng busina sa online, yan, kung mapapansin nyo. Ang tawag dito is snail horn, dahil ayoko rin naman ng malakas, dahil sa isa naming sasakyan na Nissan is yung gamit namin Bosch. Ngayon, eto, kaya bumili ako ng busina ng snail horn para mapakita sa inyo yung DIY na hindi na natin kailangan ng fuse sa relay dahil hindi naman siya ganun kalakas kagaya ng Bosch. Yan, ipapakita natin kung paano yung tamang pag-install ng mismong snail horn. Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-team, eto na po yung wiring. Make sure nyo, pag nag-wiring kayo, tanggal po yung negative battery para ho, hindi magkaroon ng short circuit. Ang mangyayari ho, kasi pag nagkaroon ng short circuit, ipuputok nyo yung fuse o relay ng fuse. Kadalasan lang naman yan, fuse. Tanggal tayo negative battery. Yan, kung mapapansin nyo, tinatanggal na ni Romel. Tapos ngayon, papaliwanag ko kung paano yung tamang pag-wiring nito. Okay, sana mayroon kayong matutunan at gawin nyo rin. Mura lang to, nabili ko lang to sa Lazada. Halos nasa 400 pesos lang itong horn na to, snail horn. Yan, pwede siya sa 12 volts. Yan, kung papansin nyo. Ayoko rin na masyadong malakas kasi minsan nakakaya naman pag bumusina, nagugulat yung mga tao sa Lazada. Ngayon, itong DIY na to, para matutunan nyo rin. Eto, medyo mahaba lang kasi ang gagawin natin dito, ipapakita natin yung wiring sa inyo. Okay, eto yung dalawang socket mga ka-team. Ito yung black saka green. Okay, yung black and green. Eto po ka mga yan. Yung black and green na yan mga ka-team, kung mapapansin nyo, pwede yan dito kabilaan. Kung pumata ka sa green, pumata ka sa black, eh na po yan. Tutusin ho, may busina na po yan. Halimbawa, isa lang po ang gagamitin natin. Okay, lagay mo yung negative. Tapos, try mo yung busina. Para marinig nyo lang. Okay. Malakas po yan. Kasi ito yung nabili natin. Ngayon po, paano ang paglagay ng isa pa? Ayan. Kung ganito ang position yan, dapat same rin. Kung green is left, left rin po siya. Kung black is right, kailangan right rin po siya. Ito, okay. Ngayon, kailangan natin gumamit ng tools. Medyo layo mo para makita. Yan, ganyan. Kasi dito ako mag-aano. Gamit tayo ng dalawang wire. Okay. Gamit tayo ng dalawang wire. Tapos, mga ka-team. Romel. Ang tawag dito, Romel? Terminal. Terminal. Okay. Yung terminal na to, nabibili. Halos piso yata isa nito. Dalawang piso. Sasaktuhin nyo na sakto siya. Ayan. Sakto siya. Ngayon, ang gagawin natin, dahil nabalatan na natin itong wire, itong dulo na to, ayan, mapansin nyo, nabalatan na natin. Make sure lang natin na maayos. Then, kapit lang natin to. Ito namang ginagawa natin para mag-DIY yung mga ayaw ng masyadong malakas. Pero itong snail horn na ginagamit natin is malakas na ho to. Lalo na pag dalawa, yung isa pa lang ho, malakas na. Eh, lalo na ho itong dalawa. Malakas po to. Ginagawa natin to para syempre sakaling gusto nyo mag DIY magagawa nyo po kahit na hindi na kayo magpa punta sa shop para magpa install, diba? Make sure na nakaklip lang natin yung dalawa na yan. Ayan. Make sure na nakaklip lang, maliwanag pa. Ayan. Tapos yung isa same rin. Ayan. Kung mapapansin nyo, same rin. Ilagay lang rin natin to. Ito, naayos na natin to, nabalatan na natin. Patong lang natin. Pagkapatong natin, pwede na natin siyang iipit. Ganun na kadali. Siyempre, gagamit tayo ng shrinkable kasi possible nito nababasa ito eh. Kaya nagko-corroded, hindi gumagana yung isa. Ito yung shrinkable na sinasabi natin, mga ka-team. Kuha lang tayo ng tamang size ng shrinkable na tutugma sa kanya. Tingnan natin. Masyado malaki. Tingin
tayo ng isa pa. Ito, pwede na to, yellow. Hatiin lang natin sa gitna. Gamit kayo ng side cutter o meron kayong mga gunting dyan kasi masyado malaki ito pagkano. Layo mo ng konti. Ayan, okay. Ngayon, lagay natin dito sa isa mga katim para maiwasan natin yung corroded pagka nababasa. Yan. Tapos, syempre, gamit tayo ng lighter. Gamit tayo ng lighter para maano niya, maklip niya yung wire. Ayan. Siyempre, para mas maganda, ibahin niyo yung kulay ng isa para hindi kayo malito. Gawin natin black. Ang dama yan, gusto niyo. Ito? Ito. Itong red. Itong red. Pula. Ito yan, dito sa kapula. Kaya lang masyadong malaki. Makukompress naman yan. Masyadong malaki, pero okay naman. Makukompress naman yan pag nainitan. Pagka nainitan. Okay. Itulin rin natin. Pero siyempre, huwag natin itapon. Sayang kasi pag tinapon natin. Maraming pwede eh. Magdiyan. Okay mga team. Inside naman po. Ayan, kung papansin nyo. Iwas tayo sa corrosion o tubig para mga lawang. Ngayon po, same color po siya. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung black ay yung green wire para dito sa green rent side. Left and right. Lagay natin itong ilagay natin itong yellow. Yung yellow, nakatapat siya sa green. Dapat sa green rin siya papasok. Tapos yung red, nakatapat dito sa black. Kaya dapat black rin tayo. Ayan. Ngayon ho, pag tinap natin to, make sure nyo na ang mangyayari electrical tape nyo para po sigurado. Kasi pag hindi natin electrical tape, possible mag-init, mag-cause ng sunog. Kaya kailangan hindi siya maluwag. Ngayon ang gagawin muna natin is lagay muna natin yung bracket. Kasi kasama yung bracket mismo dito sa horn. Lagay natin bracket. Ang position niya is magkadikit na ganito. Magkadikit na. Yan, nakaganto. Gagawin natin, lagay natin isang bracket. Yan. Lagay natin. Tapos may nut na rin siyang kasama. Position lang natin. Luwagan lang muna natin. Yan, ganyan. Maluwag pa yan. Kaya pwede natin i-adjust pa. Tapos yung kabila rin, ganun rin. Ganun rin yung position. Ngayon mga ka-team, ito po yung original bracket niyan. Ito, kung mapapansin nyo, ito yung original bracket niyan na pwede nating i-position dito yan. Yan. Kailangan lang, adjust lang para magkasya yung isa. Electrical tape muna natin po isa. Kasi, natanggal naman yung battery na. Ngayon mga ka-team. Tingnan nyo yung position. Pagsasamahin nyo lang sila. Pwede naman pong pagsamahin yan sa isang bracket. Pwede rin naman baliktad to isa. Masyado maluwag. Ito, tapat mo to. Baliktad yung lagay ko. Yung mas malaking butas dun sa tunay na bracket. Luwagan nyo lang muna para makapag-adjust kayo. Para malaman nyo kung paano yung posisyon. And then, sasabit nyo lang dito. Yan. Gaya nyan, dalawa na sila na magka-digit. Tapos, yung original bolt na yan, ito yan. Lalagay na natin yan dito. Pero syempre, bago yun, pinakita lang muna natin kung paano yung posisyon ng cord. Tanggalin muna uli natin, mga ka-team. Balik natin sa dati. Kasi magtatap tayo ng wire. Ito naman po, yung tinuturo natin para sa DIY to. Yung mga hindi na kailangan gamitan ng relay. Diba kasi pwedeng gamitan. Yung isang sasakyan namin na Nissan, Bosch kasi yun, malakas. Kaya ang ginawa namin para mas maganda ang tunog, ginawa po namin doon mga ka-team, nilagyan namin ng relay sa kapus. Ngayon, tansyahin nyo na lang kung kano kahaba.
Pero tingin ko naman pwede na to para hindi na tayo magtanggal. Ayan. Magbalat lang tayo. Balatan lang natin kabilaan. Tapos ngayon mga ka-team, ito kasi binalatan ko na rin ito. Ayan, ito binalatan ko na rin 'yan, kabilaan. Ayan. Tapos yung pinaka-green niya is naka-position siya sa green, naka-position sa left. Ayan, parehas 'to. Ayan, ito. Kaya dito natin siya itatap. Tanggalin muna natin 'tong isa para mas maayos natin ng mas maayos. Ayan. Ikutan lang natin. Make sure na hindi siya maluwag, kasi pagka maluwag possible pagka lumuluwag magiinit, magkokos ng kuryente ng apoy, spark. Tapos masisira ang fuse natin yan mga ka-team. Eto, ginawa naman namin tong video na to para sa mga gusto mag DIY na hindi na kailangan ng relay and fuse. Okay, tapos mga ka-team, electrical tape natin na maayos. Hindi natin kaya i-shrinkable yan eh. Kaya ang gagamitan natin ang electrical. Putin lang natin to. Kasi hindi kasya doon. Ikot lang. Make sure na taklob lahat ang open wire. Para wala maging problema sa wiring natin mga ka-team. Okay mga ka-team, pwede na siguro to. Tanggalin na natin. Tapos ikutan na natin ang wire. Ikutan natin ang wire tuloy ng ano pala? Electrical tape. Electrical tape. Ikutan lang natin. Medyo mahaba nga lang yung video namin kasi medyo mahaba-haba yung tutorial na ginagawa natin ngayon. Tapos tong block na to, papunta naman siya rito sa right side. Right side, right side. Tapos nakabalat na rin to, binalatan na rin namin. Make sure nyo na wala rin galaw. Ayan. Make sure na tanggal ng negative ha, baka mamaya magkadikit, magkaroon ng problema, eh mahirap na. Mas maganda yung sigurado, pero syempre yung mga expert ginagawa, hindi na nagtatanggal ng negative battery. Pero syempre tayo, pinapakita natin tong video na to para naman malaman nyo rin, and then para gawin yung standard na walang supply ng battery. Napakamura lang ng bili namin dito mga kating, 400 plus lang sa Lazada. Tapos syempre para hindi na kayo maglabor, i-DIY nyo lang. Basta make sure na nasusundan nyo yung ginagawa ko para rin makapag-exercise rin kayo. Pagpawisan, kumbaga, di ba? Tama. Exercise, simpleng electrical, malaking tulong pag may video na ganito. Kasi nga po, kesa naman magpa-install pa kayo, is magkakaroon pa kayo ng kaalaman. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, ikakapit na natin to mga ka-team. Kapit natin to. Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-team, yung green, nandito. Parehas ng side, yung black, nandito. Okay? Ang gagawin muna natin mga ka-team, ipapabusina muna natin. Okay? Try busina. Kapit yung negative, tapos busina. Isang pitik lang. Okay. Napakalakas mga ka-team. Sakit sa tenga. Okay, tanggal yung negative battery. Ngayon, magbabracket na tayo. Ito yung original bracket niya. Diyan na natin siya isasapul. Pwede ikabit sa motor, di ba? Tingnan natin yung position ulit. Make sure na okay yung position natin. Ihanap natin ang magandang position. Okay. Ang ating position nyo doon, i-reverse natin.
Ay, pa yung juice doon? Ano? Yung dito. Diyan, nandiyan. Ayan o, sa ibabaw. Dala akong juice dito. Ito, boss. Ito na. Okay, lapit mo ng konti para makita nila. Huwagan lang natin. Hanapan lang natin ang posisyon. Pwede naman kung saan nyo pwede ilagay. Basta may bracket kayo. Ayan, ganito. Mas okay na sa akin siguro yung ganito. Basta importante, naka-clamp siya. Hindi siya. Yan, okay na to. Tapos, titignan ko muna kung anong posisyon nito. Kailangan mapagsama. Hindi na. Eh, hindi siya tumugma. Kanina, natugma ako na to eh. Ibig sabihin, baliktad ko. Mamaya natin ikpitan to kasi kailangan muna natin makuha yung ano, yung tamang posisyon niya. Ayan, yun! Ayan, tapos ito pa ganito. Baliktaran po siya mga katim. Ayan, baliktaran, kung mapapansin nyo, magkabilaan siya. Okay, ngayon ang gagawin natin, nakuha na natin yung posisyon nito, hawakan lang natin para hindi na mawala yung posisyon. Tapos ikpitan na natin to. Ito, ikpitan na natin to para hindi na mawala. Siguro mas maganda ilabas natin para ano. Hindi, tama na pala. Ayan. Ikpitan lang natin to para walang galaw. Ayan. Okay. And then ito, kabilaan siya. Baliktaran. Ikpitan na rin natin to mga katim. Sa bracket natin. Okay. Ibit na natin to. Make sure yung wiring nyo is magiging maayos po. Ayan, magiging maayos po. Ano? Ngayon, ang gagawin natin, i-electrical natin to. Tingnan. Higpitan muna natin to. Okay. Ang gamit dito is 13 mm. Make sure na hindi magalaw kasi nagkokos ng kalampag sa ano yan. Okay, ito na yung wiring natin. Ito na yung wiring natin. Madilim. Yan. Madilim. Kunin mo isang cellphone mo. Yan. Ano sa akin na yun, pero? Ako na yun, boss. Kunin ko yung cellphone. Kaya lang. Ay, hindi. Ayaw, pakuha mo na kayo. Dito ko sa kabila ko. Di, sabi lang ka! Para makita nila. Para makita yung wiring. Hindi nakikita yan. Dilim. Tapos ngayon, babalutan lang natin. Naman may wiring lang. Yan, kita na. Babalutan lang natin ng electrical tape para make sure na hindi siya sumabit sa belt. Kasi belt tsaka sa ano, mga body, baka makasugat. Oo. Cost din yun nasunog. Pag nasugat yung wire niyan. Lalo na yung positive line niya. Okay nga yung wiring. Nasa, nadali naman dun sa body. Natatalas kasi yung body niya. Mga katim. Taas mo ng konti. Babalutan lang natin. Make sure na wala nakalawlaw na wire. Para hindi masakit sa ulo. Pansit tingnan. Para hindi rin pansit tingnan. So maganda yung mga electrical tape natin para mas okay. Ikutan nyo lang na ikutan hanggang mabalutan nyo sila lahat. Yung shrinkable na ginagamit namin mga katim, nabibili lang rin po namin yan sa Lazada o sa Shopee. Mga ibang online. Online ano? Online. Lazada, baka Shopee. Naman. Baka naman, Lazada. Sponsor. Sponsor. Mamaya, papakita natin yung final sa kanila. Then para marinig rin nila yung tunog. Kanina lang, sapat na yun, yung lakas. Lakas. Dalawa ba na? Hindi nakakapit yun sa body. Rekta pa yun, wala pang ano yun. Wala pang fuse and relay yan. Saka pagka mga ganun lang kasi, maliliit lang. Kahit di mo nalagyan ng fuse and relay. Rekta na. Pwede na may rekta yan. Huwag lang yung mga malalaki kagaya ng Bosch.
Kagaya ng Bosch na sa isa nating Nissan na sasakyan, naka-Bosch yun. Eto, kaya bumili tayo nito. Kasi yung iba naman kasi gusto lang ng saktong ano lang. Lakas. Saktong lakas ng ingay lang, hindi yung ayaw nila na masyadong malakas. Kaya gumawa tayo ng DIY para magawa lang rin nila. Diba? Para masundan rin nila kung paano natin ginagawa yung paglalagay ng horn. Pero imo, sa halagang 400 lang, 400 plus na nabili natin sa online, meron na silang magandang busina, di ba? Okay. Ngayon, mga ka-team. Testing. Teka lang, ito yung position ng wiring natin. Ayan na. Basta wala siyang tatamaan, is okay na siya. Ngayon, lalagay natin, then busina. Ayan. Okay. Okay, mga ka-team. Maraming salamat, mga ka-team. At meron tayong ano. Ay, yung pang-ano. Hindi, ito na. Ay, nahulog. Hanapan mo. Ayun na. Ay. Kasi nga po, kaya natin ginawa to para magaya nyo rin, then makapag-DIY rin kayo. Okay, mga ka-team, maraming salamat sa tiwala nyo. Team Danos ay Auto Repair Shop, handa magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye.